Ayan, yan, ito na. So, ito po, yung request po ng barrier. At atin po ulit i-demonstrate ngayon, reenactment po natin dito sa barrier para malaman po ng mga kasamahan natin sa pagmumotor o mga rider na walang kakwenta-kwenta po talaga itong ipinatutupad ng DILG at ng IATF, no? Aminin man natin, magiging suntok sa mukha nila to kapag hindi natuloy itong balak nila. Kasi isang malaking gastos lang to para sa mga walang trabaho dahil meron tayong pandemic na dinadanas ngayon. Crisis po tayo ngayon. Pagagastusin pa po tayo, di ba? Ito, pakikita natin na talagang walang kakwenta-kwenta tong barrier na to. Kasi may nag-comment po kanina, medyo malabo daw. Malabo daw, yung mahina daw yung boses pag de-demonstrate natin about sa barrier. So pakita natin, tol, yung barrier. Meron po kaming ginawang barrier dito, gawa sa uri ng karton. Ito po ay illustration board, no? Tapos gumamit lang po kami ng dalawang face shield. Yung face shield po nabili namin sa halagang 75 pesos, dalawa 150. Tapos dalawang illustration board, so magkabilaan siya. So meron lang kaming sikretong inilagay sa loob. Kasi ba't kamo? Ang iniingatan namin dito, yung disgrasya. Na kapag ginamit natin ay fiberglass o acrylic, may tendensing pag nabasag po ito, eh makapagdulot ito ng sugat. Ayan po, kinakabit na po nila. Baka magdulot po ng sugat sa mga angkas o sa rider kapag ito po ay nabasag, no? So ito po i-demonstrate po natin itong barrier na to na talagang wala namang kakwenta-kwenta, no? Di kayo, tawakan nyo na lang. Basta ikapit lang sa likod yun, sa balakang na lang, para makita lang nila na wala talagang ano, wala talagang kakwenta-kwenta yan. Ito po, kahit madisgrasya ka dito, itong karton na to, hindi ka masusugatan. Ayan. So ito, tignan nyo po ha, kung bakit sinasabi namin, pabaligtad pre. Yan, kung bakit sinasabi namin walang kakwenta-kwenta. Tignan nyo pong maigi ha, sa mga kapwa ko rider. Ito pong party na to, ang sinasabi nila dito is para makaiwas. Para saan daw itong barrier, mga sir? Mga kapwa ko rider, para saan daw? Iwas sa COVID. Iwas daw sa COVID. Naniniwala ba kayo doon? Hindi, di ba? Hindi. Bakit kamo? Tama sila. Hindi po totoong iwas COVID to. Bakit? Gusto niyo malaman? Ito pong area na to, bukas po ito, bukas. So open na to. Ito pong area na to, bukas din. Ito lang po yung iniisip ng IATF at DILG, yung nagda-drive. Napakatanga mo naman, para isipin mo lang siya. Siya lang ba yung driver na pwede mong makasama sa karsada? Ako rin ho, nandito. Oh, gagamit tayo ng full face na helmet. Ito, ito, ito. Tignan niyo po itong uri ng to. May visor po ito. At may face mask na rin po siya. Isusot niya po. Tignan niyo ha. Para malaman niyo kung napakatalino nung gumawa at nag-demonstrate nito na nakaisip nitong barrier. Ito po, protection na. May protection na po siya dito at may face mask pa po siya. No? So paano pa siya tatamaan ng coronavirus na 'yan? Eh kung ang iniisip niya lang itong driver lang. Samantalang dito bukas oh, may tendensing pumasok na rin dyan yung virus o bacteria, pati dito sa likod. So ito, isang malaking katangahan, tama ba? Oh, isang malaking katangahan tong barrier. Bakit kamo ayaw ni Senator Bong Revilla Jr. ang barrier na to? Kasi useless, isang malaking katangahan at kagagawa. Oh, 'di ba? Narinig niyo po. Oh, 'yun. Ayaw po ni Senator Bong Revilla ng barrier at ni Gov. Jan Becremulla. Kasi nga po, walang kakwenta-kwenta ito. Wala pong silbi ito, maniwala man ho kayo sa hindi. Totoo po 'yan. No? Malaking negosyo po kasi ang nakapaloob sa barrier. Kaya doon sa mga gumagawa at na bumibili ng barrier, huwag na po kayong bumili niyan dahil hindi po matutuloy yan. Maniwala kayo sa akin. Suntok sa buwan yan kapag naipatupad niyo yan.
No? Isang malaking katangahan po ito. Iniingatan niyo po itong driver na to. Mag-asawa po sila kunyari. 'Di ba? Iniingatan niyo sila na magkahawahan parehas. Eh sa iisang bahay, yung mag-asawa nag-iiyutan magdamag. 'Di ba? Totoo naman eh. Oh. Ito po. Ito pong barrier na to. Kung ipatutupad nyo po, sa bahay po, lagyan nyo rin ng barrier yung among mag-asawa. Diba? Bakit ba ayaw ni Senador Bong ng barrier? Kasi nga, katangahan nga kasi. Yung mag-asawa po ang pwedeng mag-angkas at yung magkapatid lang. Eh samantala magkasama lang sila sa isang bahay. Diba? Nakabuo na sila ng ilang anak. Diba o sir, no? Isang malaking kalokohan. O, diba? Ito po ay hindi dapat ipatupad. Kaya maraming tumututol na mga rider dahil sa kapalpakan na nakaisip nitong barrier na to. No? Huwag nyo na hong ipilit DILG at IATF na ipatupad ito. Kasi magmumukhang tanga lang ho kayo sa mga Pilipino. Tanging Pilipinas lang ho. Ang gumagawa nito sa ibang bansa, wala ho. Di ba? Kung ako sa inyo, hanggat maaga pa, huwag nyo nang hintayin mag-27. Kansilahin nyo na ho kasi magmumukha talaga kayong tanga. Mga senador ho, tumututol na. Dito sa lugar namin sa Cavite, ayaw ho ng aming gobernador ng barrier. Ayaw na ayaw ho ni Gov. John Bicrimulya. Ayaw din ho ng mahal namin senador. Di ba? Ayaw niya nito. Kaya ito po ay walang kwenta. Kung gagawa man kayo ng barrier, so karton na lang itong karton. Di ba? Tapos yung face shield na gamit nyo na. Balutan nyo lang, hitgan nyo lang, oh, plastic cover. Kabilaan lang po yan. Yung illustration board. Tapos bumili lang po kami ng strap. May strap lang po yan, eh, no? Oh, nakatipid pa kayo. Huwag na yung babasagin kasi masusugatan lang kayo. No, pero sana wag na may patupad yung barrier, di ba? Yun. Okay na, so. Oo. Oh. Ang sabi nga po ng ating mga netizen, mahal-mahal pa. Oo, kung magpapatupad daw kayo ng barrier, kapag may nadisgrasya, kayo sumagot ng pagpapa-hospital nila. Di ba? Kasi napakatanga nung nakaisip nito sa totoo lang. Napakatanga talaga. No? O yun. Meron din kasing nagtanong kaganina about dung droplets. So parang hindi nila naintindihan yung droplets. Yung droplets po, ay sumasama ang mga bakterya na bitbit ng iisang tao. For example po, ako po, yung nagsasalita ngayon dito, kung wala po akong face mask, nagbubuga na po ako ng bakterya o ng droplets. Ang layo po ng inaabot ng droplets ay 1 meter. 1 meter to 3 meters yung layo. So, gaano ba kalayo yung 1 meters to 3 meters? Siguro ito, no? Ito, di ba? Yan. So tol, iwan mo lang dito yan tol, iwan mo lang dito. Para makita nila na ang coronavirus, kung anong uri ang coronavirus. Ang coronavirus po ay isang uri ng virus na mabigat. Wala po siyang pakpak para makalipad. Wala rin po siyang motorsiklo para habulin ka, para mabigyan ka ng sakit. Alam nyo rin po ba kung saan pumapasok si coronavirus? Saan parte ng katawan ng tao? Sa mata, sa ilong, at sa bibig. Doon po yung dumadaan. No? Ito po, for example, sir, tayo ka dito, sir. Para, ikaw, sir, para mapakita lang natin. Naka-social distancing po kami. Ito po, motor na to, ito, kay sir po. So, habang nag-uusap kami, wala akong suot na face mask. Pero sa kanya to, social distancing, eh, bigla akong naubo. Yung ubo ko po, napunta na dito yung droplets ko sa motor niya. Diba? Si coronavirus, nagkaroon naman ng tsansa para makasakay dito sa droplets ko. So pupunta siya doon. At hindi lang yun. Maraming uri ng bakterya na meron ako sa katawan na pwedeng matransfer ko sa taong may-ari ng motor. Ito yung tinatawag na contaminated. Diba? Pagsakay niya dito, yung talsik ng laway ko o droplets ko, nandito sa motor niya, wala siyang gloves sa hawakan niya. Ngayon, nangati siya o nagsuot siya ng helmet, doon na ngayon magkakaroon ng tsansa. Di ba? Yun. So, malinaw na yung droplets na yun. So, yan.